Pakiyawin mo na nga, Ali, yan. Kamusta kayo? Shalom shalom sa inyo. So for today's video ay itutuloy na natin ang kwentong probinsya buhay bundok ng aming pamilya dito sa DRT Kamaching. Day 14 pa rin ng ating Pinas vlog. Masyadong mahaba lang ang ating video kaya hindi ko pinagsama. Sa last video nga ay nakita nyo naman si Kuya Mel na bumalik para sumundo. So yung mga kasama ko ay nandun na siguro sa bahay ng nanay ko, pero kami ng irog ko ay eto, nag-happy moments habang naglalakad ay magka-holding hands. Hindi kami nagmamadali sa paglalakad kasi sinusulit namin yung mga moments namin dalawa na kaming dalawa lang yung nagkwekwentuhan. So by the way, yung ilog na yan yung tatawirin natin mamaya. Ganyan kataas yung bundok na inakyat namin. Pagkatapos naming umahon ng matarik na bundok ay ngayon ay palusong naman kami. Dalawang ilog na lang yun tatawarin, tapos last na itong palusong na bundok. Sa part na ito ay enjoy na lang kami sa paglalakad kasi wala na kaming aahonin bundok. Last na ito at puro palusong na lamang, at syempre alisto lamang kami sa aming paligid kasi nga kabundukan ito. Hindi natin alam kung may mga naliligaw tayong kaibigang ahas dito. At ito ang aking kapatid na halata namang pagod na sa paglalakad. Medyo lata na rin siya kasi nga ang taas ng aming inakyat na bundok. Tapos kung mapapansin nyo ay napakaganda ng ating kapaligiran. Talagang napakatahimik. Ang maririnig nyo ay ang huni ng ibon at tunog ng tubig sa ilog. Sulit na sulit yung moment namin ng irog ko ngayon kasi nagpahuli kami talaga para ma-enjoy namin yung dalawa habang naglalakad kami. Mag-holding hands at ang dami namin kwento sa bawat isa. Tapos ito na nga yung pangatlo. Yung ilog na tatawirin namin, pero nai-enjoy lang namin kasi nga ang linaw at mababaw pa siya, tapos ang lamig ng tubig. Ilang minuto na lang ay mararating na namin ang bahay ng aming nanay, pero nandito pala yung isa naming kapatid na hindi na nakaya ang pagod, kaya ayan, huminto na lang siya dyan sa may batuhan at naupo, at saka kami hinintay habang siya ay namamahinga. So malapit-lapit na rin naman kami sa bahay ng aming nanay, kaya makakapagpahinga na rin ang bongga. Ang sabi niya ay napagod na raw siya kaya hinintay na niya kami dyan. So ito na nga ang kubo ng aming nanay. Isang tawid na lang at mahahagan ko na yung kubo ng aming nanay. Kung mapapansin nyo ay walang kabahay-bahay dyan kasi wala namang kapitbahay. Siguro 30 minutes to walk para magkaroon ka ng kapitbahay. At tulad ng sabi ko kanina, ang mga motor ay kaya hanggang doon sa bahay ng aming nanay, kaya nakarating talaga dyan. So ito na yung last na ilog na tatawirin namin, tapos ayun na yung bahay ng nanay ko. Ako na nga lang ang nag-iisa sa ilog at syempre nagpa-video kasi ako, kaya ako nahuli ng kaunti. Umalis kami sa bahay namin ng madaling araw sa akin last vlog, tapos dumating kami dito nang halos magtatanghalian na, kaya pagdating namin dito ay nagluto na rin kaagad. Ganito ang lutuan sa bundok, hindi pwede ang juicy, hindi pwede ang mayaman sa video na to. Ganito lamang sa bundok, walang mga gas tube, walang gasol, so kaya nga bundok, diba, nature na nature. So ayan, kailangan daw lagyan ng sabon para mabilis linisan ang kaldero, yun daw ang technique sabi ng aking nanay. So ayan. Pero don't worry kasi hindi naman lalasa ang sabon sa sinaing. Pagkatapos ko magsalang ng sinaing ay sisilip-silipin na lamang ngayon, tapos nagtulong-tulong na kami ng dalawa kong ate dito sa pagtutuog ng barbecue para sa aming tanghalian. Ang iba ay may kanya-kanyang toka ng gawain, yung iba ay naghihiwa, ang iba naman ay naguurong, kaya lang wala akong makitang taga-video kaya ito puro kami na lang ang may video. Ganito lang ang buhay namin dito sa bundok. Wala nang gagawin ko hindi magkwentuhan, magluto, kumain. Puro ganun lang iikot ang buhay namin dito. Ang masarap dito, walang mahawak ng cellphone, lahat ay busy sa
mga gawain sa bahay, tapos banding lang. Tapos ayun, umalis pala ang mga kalalakihan at may pinuntahan sa kabilang kubo para kumuha ng mga dahon ng saging. Tapos ayun, nagparikit na rin ako. Hindi naman ako nahirapan sa magparikit ng apoy or yung magpabaga ng baga kasi sanay naman ako sa trabaho. Ganyan, sabi ko nga sa inyo, ay laki ako sa bundok. So ayun, inabutan ako ng ilog ko na nag-iihaw na kaya tinulungan na niya ako at siya na raw ang magtutuloy para ako naman daw ay mapahinga. Marami-rami din ang kanyang iihawin pero kaya na raw niya yan. Narinig ko lang ng kaunti sa inyo na may background music kami kasi may video okay dyan. Kaya lang hindi ko pwedeng ituloy-tuloy kasi nga baka tayo ay may ma-copyright. So ayun, pagkatapos mag-ihaw ng irog ko, naghanda na rin kami ng pagkain. Tapos ayan, sabay-sabay kaming kumain tulad ng sabi ko kanina. Kaya walang mga kalalakihan ay kumuha sila ng dahon ng saging sa kabilang kubo kasi dyan kami kakain. Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag ang kasalo mo sa hapagkainan ang iyong mahal sa buhay, ang iyong pamilya, higit sa lahat ay syempre may bonding kayo, may kwentuhan kayo habang kayo ay kumakain. Ito yung sobrang nakakamiss kapag nasa abroad kasi dito sa abroad mag-isa lang ako laging kumakain. Sa dami ng kanin kanina ay tila halos wala nang natira. Hanggang dito na lang ang ating Pinas Vlog Day 14 Part 2 kasi sobrang haba ng ating video kaya ayan naging Part 2. Ishishare ko na din sa inyo yung mga random picture ng aking pamilya. Ito ang aking pamilya, sadya lang na madami kami kasi 11 kaming magkakapatid, tapos kasama na dyan yung aking mga bayaw, tapos hipag, mga pamangkin. Sobrang laki lang ng aming pamilya kasi marami kami, pero ayun, sobrang saya din naman kasi sa mga panahon na to ay nabubuo yung aming pamilya kasi simula nung nag-abroad ako ay hindi na sila nakompleto dahil kulang nga palagi kasi wala ako. Tapos ayun, hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana ay subaybayan nyo pa yung kwento ko kasi ilang araw din kami dito mamamalagi sa bundok. Buhay OFW, at pag nasa bakasyon ka, susulitin mo yung bawat araw na kasama mo yung pamilya mo. Katulad ng lagi kong sinasabi, ang pagbablog ay hindi lang basta pagbablog, ito ay memories. Ito ay memories na daladala mo habang ikaw ay nabubuhay. So ayun mga kainday, hanggang dito na lang ang ating Pinas Vlog Day 14. So napakaba lang ng kaunti. Uulitin ko ay maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Sana ay huwag kayong magsawa na subaybayan ang aking buhay realidad. Sa aking Day 15 ay samahay niyo akong bumaba ng bundok para mamili ng aming mga pagkain. Habang tayo nabubuhay, iparamdam natin ang ating pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundong ibabaw. Mawala man tayo ay maiiwanan tayong magandang alaala sa ating mga mahal sa buhay. Makaramdaman tayo ng pagod, ang mahalaga ay napapagod tayo para sa ating pamilya at para sa ating mahal sa buhay. Palagi natin pahalagahan, ingatan at mahalin ang ating pamilya. Sa aking buong pamilya, araw-araw ng buhay ko ay mahal ko kayo. Dihitraot!